sa mga EDCA sites, China, US sites, anong masasabi niyo doon? Dito sa Pilipinas, ha, yung EDCA. Alam niyo, nung napaalis ang mga base militar dito noong 1992, I was still in the House of Representatives. Hindi pa ako nakapasok sa Senado nung panahon na yon, no? Ang laking kaginhawahan ang ating naramdaman. Isipin nyo, nung nandito yung mga base militar ng Amerikano, anong tingin niyo sa Olongapo? Anong tingin niyo sa Angeles City? Yun lang. Isipin lang natin, anong klaseng negosyo, anong klaseng kabuhayan meron yung mga tao natin, mga mamamayang Pilipino, sa Angeles o sa Olongapo. Nung umalis sila, hanggang sa kasalukuyan, ano ang naging transformasyon ng Olongapo, ng Clark at ng Subic? At nung sila ay nangibabaw na, eh ano ang nangyari dun sa mga karatig bayan na nakapaligid sa Clark at Subic? Kumpara nyo, sa mga nakakaalala pa, sa anong itsura niyan nung ang base militar ng Amerikano ay nandyan sa Clark at Subic? Hindi kayo pwedeng pumunta dyan. Kami ni ERAP, gumawa po kami na sili. Hindi po kami makapasok sa gate. Sa kuko ng agila. Sa kuko ng agila, ginawa ko namin sili yan, no? Nakita nyo, pag-shoot namin ng sine sa kuko ng agila, doon kami sa sementeryo, sa ibabaw, no? Sa ibabaw ng Subic. Hindi kami makalapit. Pilipino kami. Wala kami dalang sandata. Wala kami dalang bomba. Shushutin ng pelikula. Bawal. Diba? Yung panahon na yon, pagka kayo ay lumampas ng konti dun sa kanilang zona, sa dagat, sa karagatan, hindi pa sinasabi 200 miles kung ano man lahat yan. Wala. Tumawid ka lang nung kalsat, nung dagat, dun. Eh, hindi ka makakalabas nun ng buhay. So, nung nakaalis na sila, ang laking ginhawa na meron tayong control doon sa mga lupain. Maging Clark yan, maging John Hay, maging kung ano man, Subic. Eh, napakita natin na sa kamay ng Pilipino ay merong pag-asa na magkaroon ng kaunlaran at magkaroon ng karangalan. Diba? Magkaroon tayo ng karangalan. Malaking bagay yun. Lagi ko sinasabi, hindi na may sasangla yung karangalan eh. Pero yung pinagmamalaki natin na hindi ganyan ang itsura ng Clark, Subic at karatig bayan nung panahon na yon. Ngayon, meron siyam ba o sampo? Siyam na EDCA sites na nandito. Kaya sinasabi ko pong nakakatakot ang ating hinaharap. Dahil, yung mga nandito, meron silang sarili nilang mga kaaway. Hindi tayo. Diba? So dahil meron silang kaaway, kung gusto sila tirahin, yun lang ang site na yon ang titirahin nila. Ubus na yung Pilipinas eh. Diba? Isipin mo kung gaano kalakas ang mga sandata ngayon, ang mga bomba ngayon. Isipin nyo na hindi naman kailangan na lusubin ang mga sundalo pa. Hindi na eh. Mga drones, mga teknolohiya, mga advances in technology have made warfare, put a different face on warfare. Iba na itsura. Diba? So bakit natin gusto maging magnet ito sa ganyan? Yun lang po masasabi ko. Dahil yung mga sites na yan, bigyan nyo lang ng pagkakataon yan, hindi magiging malayo yan sa itsura ng Angeles at ng Olongapo dati. Because they thrive on that kind of situation, di ba? So, kawawa naman yung ating mga kababayan na sana meron silang sarili. Yun na lang si Governor Mamba or si Mayor Ting ng Tugigaraw, di ba? Nararamdaman ko yung nararamdaman nila dahil parang sila na naging target at wala silang magawa dahil wala sa kanila ang desisyon na dyan imbakin yung kanila, yung mga sandata na yan. Hindi yan para sa nasalanta ng bagyo, hindi yan sa para sa nasalanta ng baha. Sinong bubulahin nyo? Di ba? Masyado naman tingin nyo naman sa Pilipino, tanga. Di ba?
Dahil kung ganyan, ang kailangan nyo lang magkaroon ng bodega para sa mga noodles o kaya mga pagkain pag may nabaha, nasunugan o nabagyuhan. Iba. Iba ang anyo ng mga sites na yan. Kung talagang totoo, totoo lang, isang totohanan lang, walang bulahan dito, no? Kung yun ang sadya ng mga gustong tumulong, eh iba ang anyo. At hindi tayo makakaakit ng karagdagang kaaway. Hindi tayo makakaakit ng datihang hindi nating kaaway na ngayon ay naging kaaway. At pagka tayo ay nalugmok pa, higit pa sa kahirapan, dahil maaaring ang produkto natin hindi nabibilhin o kaya yung mga ano man, iba pang mga negosyante na hindi napapasok, sinong lugi doon? Wala naman katumbas na ipapasok din yung mga iba, di ba? Kaya yan po ang aking masasabi. Yung sinasabi kong natatakot o nakakatakot ay dahil meron na tayong dinaanan ng kasaysayan. Meron na tayo nakita ng mga halimbawa sa ibang dako ng mundo. In most recent history, nandiyan na yung Ukraine. Okay? 600,000 na raw na Ukrainians ang namatay. So, kung kayo ay kaibigan ng Ukraine, eh bakit nyo gusto 600,000 Ukrainians sa mga kaibigan nyo mamatay? Dito sa ganito, di ba? Pero hindi pa sila nananalo. Kahit na ganun na karami namatay. No. Kung tingnan nyo yung Gaza, sabi nila 60,000 na namatay. Eh, ano po itong lahat na to? Ngayon, dito sa malayo, gusto bang ulitin yung mga nangyayari doon? No? Ang dami pang ibang lugar sa mundo. Pinakamalapit sa atin yung Vietnam. Para maalala lang natin ng konti, di ba? Sabihin nyo, 5 milyong tonelada na bomba ay hinulog sa Vietnam. Halos 3 milyon ang Vietnamese na namatay. Pero tingnan nyo sila ngayon. Ilang taon bago sila umahon na naunahan pa tayo? Ilang taon yan na pagdurusa na inabot nila na hanggang sa kasalukuyan, meron pa rin mga nakikita na pagdurusa na nagsimula dun sa gera na inabot nila. So yun lang po akin dyan. No? Huwag tayo maghanap ng sakit ng ulo. Ang hanapan natin, paano tayo uunlad?